baby. I know you said that you hate me, but after all, I'm the one you call. What's up, guys? So, hello sa inyo, sa mga nanonood dito sa YouTube channel natin, and thank you so much for watching this video. Ito lang naman ay dedicated sa mga bagong traders and sa mga nagsisimula pa lang talaga sa mundo ng cryptocurrency, stock, and forex. Okay? Ito para sa mga kababayan natin, mga Pilipino, na willing matuto or whatsoever. Okay? So today, I'm going to teach you yung mga kakailanganin nyo dito sa trading na to. Okay? Yung mga kakailanganin nyo na tools and fundamentals na kakailanganin nyo throughout this journey. Okay? So, most commonly question ng mga beginners is time frames, di ba? Yun naman talaga yung mostly common, okay, na question, okay, ng mga tao. Like, anong time frame ba dapat ako mag-plot ng support and resistance? Anong time frame ba dapat ako mag-TA and whatsoever? Okay? I really recommend, hanapin nyo muna. Okay? I really recommend na hanapin nyo muna kung anong klaseng trader ba kayo. Okay? I should ask you the same question. Tatanungin nyo ako kung anong time frame ba ako mag-trade. Kayo, kung mag-trade. Okay? So, marami yan eh. Okay? So, meron tayo intraday trader, which is nasa lower time frames yan. Okay? Papasok ng trade ngayon and mag-exit din mamaya. Okay? Yun yung mga intraday trader, which is kayo yung araw-araw na nag-trade. Ngayon, meron tayong tinatawag na swing trader. Ang mga swing trader po is nakatingin niyan sa mga higher time frame. Let's say daily to weekly to monthly time frame. Yun yung mga swing trader, okay? So, minsan nagiging swing trade na rin yung 1 hour to 3 hourly time frame kasi nga kinukompleto nila lahat ng patterns or ng market structure, okay, in order to take profit. That will take them, okay? It will take them days or even weeks to complete that. Okay, it depends on their strategy. Now, meron naman din tayo tinatawag na scalper, which is ako yon, kabilang ako doon. Ang mga scalper po is nasa lower time frame po yan mga nagtitrade, okay? Sa mga lower time frame. Eh, Sir Kim, bakit naman po nakikita namin sa YouTube live nyo? Yes po, scalper po kayo, pero bakit naman nag-charting kayo sa 4 hour? Akala ko ba pang swing trade yon? Yes. Okay? So, lagi nyo lang tatandaan, kapag nasa tamang session kayo, mabilis na mabilis ang galaw ng market. Panoorin nyo yung mga previously made na videos namin about dito sa live trade namin. Makikita nyo, nasa 4 hourly time frame kami, pero kung makikita nyo yung candlestick, sobrang bilis gumalaw. Akala mo nasa 1 minute to 30 seconds time frame ka kung makikita mo. Okay? So, again, pag nasa tamang session ka, or nasa tamang time frame ka, or whatsoever, session of your trading, then possible ang bilis ng market gumalaw. So possible tipi tayo lagi, okay? So next, okay, commonly asked question then is ano ba dapat yung strategy na aralin ko? Meron tayong smart money concept, meron tayong mga harmonics, meron tayong mga liquidity, order block, price action trading. Ano ba dapat dito yung mga aralin natin, no? So anyways, lahat naman yan is working, lahat naman yan is talagang gumagana, and lahat yan ay proven profitable trading strategy. Okay? Pero for me, mamili lang kayo ng 2 to 3 strategy na mamasterin nyo. Okay? Mamili lang kayo ng 2 to 3 strategy na mamasterin nyo, and then, yep, stay na kayo doon. Okay? Stay na kayo doon. Backtest everything. If hindi talaga nag-work yung tatlong yon, imposible naman. Okay? Napaka-imposible naman nun. So for me, learn 2 to 3 strategy. So if you're going to ask me kung ano yung mga 3 strategy ko, is price action. Okay? Price action, liquidity, and fair value gap. Ayan po yung aking tatlong ginagamit palagi. Okay? So, if hindi nyo siya nakikita sa aking daily trading or sa live trading namin, yan po ang ginagamit ko behind the scenes or closed door. Okay? Okay, so next. So, ano naman po yung mga coins na pwede namin i-trade, Sir Kim? Like, ano po ba yung mga coins na magaganda i-trade? Okay? Yun yung mga commonly asked question din, no? So, for me, if ayaw nyo mag-trade sa Bitcoin, kasi nga malaki din yung fee ni Bitcoin, pag malaki ang margin nyo, malaki din yung fee. Malaki talaga yung fee. Okay? So, for me, ang gagawin nyo, i-technical analysis nyo muna sa Bitcoin. Okay? Check the chart of Bitcoin. Okay? Check nyo muna yung chart ng Bitcoin. Then, punta kayo sa mga coins na gusto nyo. Let's say, for example, BNB, XRP, Atom, Ethereum, Cardano, and Waves, yung mga ganong coins. Okay? So, first, tignan nyo muna si Bitcoin. I-TA nyo muna si Bitcoin kung ano bang gagawin ni Bitcoin to for the next few days, few weeks, few months, or even few hours. Okay? So, check nyo muna. Why? Kasi alam naman natin na si Bitcoin po ay ang mother coin ng lahat. So, ibig sabihin kung anong gagawin ni Bitcoin, okay? Everything follows or everyone follows. Okay? Susunod ng susunod yan. Kung nakikita nyo sa technical analysis nyo kay Bitcoin, nababagsak si Bitcoin. So, ibig sabihin possible yung mga
coins nyo rin. Let's say for example, si Solana, Cardano, Ethereum, BNB, ang dami pa niyan. Okay? So, yun yung mga aking recommended para sa inyo. So, itiin nyo muna si Bitcoin, next, tsaka nyo itiin yung mga coins yun. Actually, lahat naman yan, pwede nyo ETA. Lahat naman yan, pwede nyo i-trade. Okay? Wala namang limit dyan. Pero ang sa akin po, ang top 5 ko na coins na tinitrade is Solana, Cardano, Ethereum, and BNB, and possible yung pinaka last ko is si Matic. Okay? So, ayan po yung aking mga itinitrade madalas. Okay? So, Sir Kim, ano po ba yung pinaka the best platform na gamitin? Okay? As a trader, ano po ba yung mga platform na pwede namin gamitin? So, for me, ang platform na pwede nyong gamitin is probably Binance, ang pinakasikat dito sa Pilipinas. So, possible, stick kayo sa Binance kung gusto nyo. Okay? I don't condemn you or hindi ko naman kayo pinipilit na lumipat sa mga ibang exchanges. Pero ang ginagamit ko po kasi ngayon, as of now, is BingX. Okay? BingX po ang ginagamit ko. Why? Ang BingX po is cross-platform siya. Possible, nakakapag-trade din tayo ng stocks, forex, and crypto at the same time. Yung tatlong yun, natitrade natin siya doon. Okay? And other than that, wala na pong iba nag-o-offer nun para sa akin dito sa Pilipinas. Halos wala. Okay? Wubi, Binance, ano pa ba? Coin, hindi din sila nagpapatrade ng forex and stock. Okay? So, lahat po sila is cryptocurrency exchange lang. Okay? So, next. So, Sir Kim, ano naman po yung mga possible na coin, na leveraging, okay, leveraging na ginagamit ng new traders or yung mga baguhan, okay? Sir Kim, kasi ako, baguhan pa lang ako sa trading. Like, gusto ko po malaman kung ano po yung recommended na leverage na pwede namin gamitin in order to trade, okay? So, for me, ang pinaka-recommended ko sa inyo kung gusto nyo mag-trade with leverage is mga 10x, 20x, hanggang 30x lang muna. Okay, maximum nyo na siguro yung 30x. Huwag na muna kayo pumunta doon sa level ng mga katulad ng ibang traders na nagwa 100x, 75x, 125x. Huwag na muna. Okay, huwag nyo silang gayahin. Tandaan nyo, by the end of the day, pera nyo yan. Pag natalo kayo dyan, hindi nila kasalanan yon, so wala silang pakialam sa inyo. So, hindi nga nila kayo kilala. So, huwag nyo na lang silang gagaya-gayahin. Okay, huwag nyo, okay, basta-basta mapaniwala sa iba, huwag kayo masyadong gumaya sa iba, as long as na nakikita nyo na mayroon kasi nagpost dito, Sir Kim, 125x gamit, kumita ng 5 million. So, pwede ba yun? No. Hayaan nyo sila, experienced trader sila, so mas alam nila yon. Okay? Alam nila yung risk tolerance sila. Okay? So, for me, ang recommended ko sa inyo, kung mga baguhan pa lang kayo sa trading, probably, gamit lang kayo ng mga low leverage. Let's say, 10x, 5x, 10x, 15x, 20, hanggang 30. Yun lang yung pinaka-max na may re-recommend ko sa inyo. Okay? So, yeah. So, Sir Kim, gumagamit ka po ba ng indicators? Okay, gumagamit daw ba tayo ng indicators? So for me, hindi po ako gumagamit na sa ngayon ng indicators, pero minsan gumagamit din ako kung aalamin ko yung weeks of days. Okay, yung week, days of week pala, sorry. Ayan, hinahanap ko lang yan, okay, para makita ko kung ano na nangyayari sa market throughout the week and possible mas patangko yung reversal na tinatawag, okay? So I'll explain that in a later video, so stay tuned for that, okay? So yan lang po ang aking ginagamit, and kung gusto nyo naman po malaman yung mga candlestick ko, ano yung tsura o ano meaning ng candlestick na yan, just type in dito sa indicator yung candlestick identified patterns. Ayan, si Repo32 po yung gumawa. So, ayan, makikita nyo po yan. And then, guess what? Magkakaroon po ng pangalan niya. Nope, hindi ko po yan ginagamit para mag long and short position. Gusto ko lang po malaman kung ano nang itsura ng candle, ano na po bang tawag dun sa candle. Why? Hindi ko po minemorize yan. Okay, hindi ko po minemorize yan. So, magalit na kayo sa magalit, hindi ko po memorize lahat ng pangalan yan, and hindi ko kailangan, okay? Hindi ko kailangan. So, kailangan ko lang naman dito is malaman kung nasan yung top, anong candle yon, nasan yung below, anong candle yon. Yun lang naman po yung point ko dito, okay? So, yeah, ayan lang po siya for the indicators. Lastly, ano naman po yung mga recommended yung margin na ilagay namin dito sa futures trading, okay? So, ang pinaka-recommended ko is $20, okay, yun yung pinaka-maximum na recommended ko lang. $20, okay, $20 or $10, okay, yun lang yung mga recommended ko, okay? Yan yung talagang totoong pera nyo sa market or sa funding account nyo. Pero, hindi ko sinabi na $20 or $10, yun yung mismong itataya nyo, hardcore, yun na talaga ilalagay nyo. No, may basic compounding tayo na ginagawa or may meron tayong tinatawag na risk management. Minsan naglalagay lang tayo ng $2 to $3 sa market, ayun yung tinataya natin, palaguin natin ang palaguin. Pero hindi nyo ini-all in yon. Okay, may proper way ako doon kung paano gamitin yon. Kahit na $10 lang yung pera nyo, kaya nyo mapalago yon. Basta i-follow nyo lang yung step na ibinigay ko before. Okay, siguro ilalagay ko na lang siya dito sa description kung nasan yon, and skip nyo na lang yung part kasi 3 hours yung video. Pero
in-explain ko daw kung paano nyo gagamitin yung strategy or yung secret recipe on how you can make your own money, kung paano nyo mapapalago yung pera nyo na pinagsimulan nyo and nang hindi kayo nasasaktan, okay? So, yun lang po. So, thank you so much for watching this video. I really appreciate you coming by here. That's pretty much it. Bye! Oh, baby, I know you said that you hate me, but after